Hi, hallelujah. Praise the Lord. Si Pastor Dan ko po ito muli. How are you today? Bago tayo magpatuloy sa atin pong Lesson 1B in continuation sa atin pong The Original Teachings of God for the Sure Salvation of Man, manalangin muna tayo. Aming Diyos, Daamang Sumasalangit, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na amin pong may pagpapatuloy ang aming pag-aral. Purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Minamahal ka namin, Panginoong Hesus, at salamat po sa unang pagmamahal na iyong ginawa para sa amin. In Jesus' mighty name, Amen. Tumuloy tayo kagad doon sa The Original Teachings of God for the Sure Salvation of Man. This is 1B. No? Sa letter B, may katanungan, is God one or many? Na ayon doon sa Marcos 12:29, the Lord our God is one Lord. And this is the first of all commandments. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ito daw ang unang kautusan ng Panginoon na sinasabi, pakinggan mo, Israel, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, na ating Panginoon ay iisa. Okay. Please find these following verses also. Hanapin natin daw at ating pag-aralan, basahin ng isa puso na pagbabasa. Yung nakalagay doon sa Isaiah 43:15, sa Isaiah 44:8, saka sa 1 Timothy 2:5. Okay. Ang letter C, ano daw ang kalikasan ng Diyos? What is the nature of God? And simply, God is Spirit, di ba? Ayon sa John 4:24, God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sa letter D, sino naman ang Diyos? No. Dapat natin siya makilala. Ang letter A, siya po yung lumikha ng langit at ang lupa, the creator of the heavens and the earth, ayon sa Genesis chapter 1 verse 1. Ang letter B naman, the Lord God of Israel. And sa 1 Kings 8:23, siya po yung Diyos at Panginoon ng Israel. Letter C, siya si Jehovah or Yahweh. Ayan naman sa Jeremiah 16:21. Sa D, the Word made flesh. Siya po yung verbo na nagsalaman. O yung verbo na naging laman. Letter E, the child and son born in a manger. Yan daw bata at anak na lalaki na isinilang sa pasabsaban ng mga baka at mga tupa. Ayon sa Matthew 1:23, Isaiah 9:6. Letter F, God is the Savior. Luke 2:11, Acts 4:12, Titus 2:13. Sabi nga diyan sa Titus 2:13, naantayin niya ang mapalad na pag-asang ating inintay, ang pagdating ng ating dakilang Diyos at ang kapagligtas na si Hesukristo. Letter G, He is the Father and the Son. Siya po yung Ama at siya rin po yung Anak. Ito po yung established sa John 10:30, sabi nga nun, I and my Father are one. No? At saka doon sa John 14:8-9. Sa letter H naman, He is the Holy Spirit. Siya pala yung Espiritu Santo. Ang Diyos mismo ang Espiritu Santo. Ito ay pinatutunayan at matutugpuan natin sa John chapter 14 verse 26 hanggang 28. At ganoon din doon sa John chapter 15. Ang letter E, may tanong. If He is the Father, why is He also called the Son of God? Kung siya ba yung Ama, bakit tinatawag din siyang Anak ng Diyos? Ayon sa John 4:24, sinasabi dyan at pinahayag na ang Diyos ay Espiritu.
God is referred here as the Father because He is the progenitor and origin of all things. Siya yung pinagmulan. At siya yung lumikha ng lahat ng mga bagay. Kung kaya siya tinutukoy na Ama. Diba? Ang terminolohiya naman o ang katawagang anak ay it refers not only dahil sa katotohanan na ang kanyang Ama ay ang Espiritu Santo, si Jesus Christ, sinasabi doon na ang Ama ni Jesus Christ ay ang Holy Spirit, but also because He was the product of God's plan. Kaya tinatawag siyang anak kasi produkto siya sa plano ng Panginoon nang nasa isip ng Diyos bakit nung pasimula. So product means son. No? Mayroong nagplano at mayroong plano. Okay. So sa John 1:1, in the fullness of time, sabi doon, God took on flesh and blood. Kumuha daw ang Diyos ng, gumamit ang Diyos ng dugo at ng laman so that He can redeem man, para matubos ng tao. God was manifest in the flesh to legally redeem man from death and Satan's dominion. Sabi dyan sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa 14, sinasabi doon, and the Word became flesh and dwelt among us. Okay. Pinapagsauli ng Diyos, o God restored, or God reconciled Himself with humanity and forever settled the separation of man and God. Diyos mismo ang gumawa ng paraan para magkabalikan ang relasyon ng tao at ng Diyos. Okay. Alam natin na si Adan at Eva nakagawa ng kasalanan nung kanilang sinuway yung utos ng Panginoon, na sabi ng Panginoon, huwag niyong kainin yung ipinagbabawal kong bunga ng punong kahon ng pagkilala ng mabuti at ng masama. Pero nagkamali sila, nasuway nila ang Panginoon, mga kapatid, kung kaya nasira yung relationship nila. Palaya sila doon sa garden, naputol kasi yung relationship nila, and then in Garden of Eden, tinanggal ng Panginoon yun, pati yung kahoy ng puno ng buhay ay inalis ng Diyos doon para hindi makakakain si Adam at Eva doon sa punong kahoy ng buhay. Kasi kung makakain sila noon, may kasalanan pa sila, mananatili na siya habang panahon na makasalanan. So, inalis ng Panginoon yung pansamantala, at ating maintindihan na right now, the project of God na kanyang ginagawa ngayon ay ang ibalik lang ang tao doon sa proper relationship with God. Yun bang original na nawala, gusto ng Diyos na maibabalik. That is why, hindi kaya ng tao na lumapit sa Diyos at gagawa ng paraan, Diyos mismo ang gumawa ng tulay at siya ay umarito, nagkatawang tao siya para po mabigyan po ng lunas at remedyo yung nasira pong relasyon ng tao at ng Diyos. Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Grabing pagmamahal ng Panginoon. Hallelujah. Mababasa natin yan sa 1 Timothy 3:16, Colossians 2:9, John 20:28. If, how many persons are there in the Godhead? Ilang persona daw? Ilang katauhan daw? Ilang persona? Person means flesh and blood. Diyan sa pagka-Diyos. Ang tunay na sagot diyan ay only one. According to Hebrews 10:13, Colossians 1:15, at saka Hebrews 1:3. Now, what does Father, Son, and Holy Spirit mean? Are these three separate persons? Yun bang katawagang Ama, katawagang Anak, at katawagang Espiritu Santo? Ano ibig sabihin yan? Ito ba ay tatlong persona ng Diyos? Alam nyo, para sagutin yan, ang Father, Son, and Holy Spirit are not persons of God. Hindi. These are just the manifestations and different ways that God revealed Himself to mankind according to a specific time and purpose. Ayon sa kapanahunan, ang Panginoon ay nagpakita, nagpakilala sa tao, pero
yun lamang para sa mga panahon dito sa lupa. No? Tingnan niyo ito, He is the Father in creation. Siya yung Ama sa paglalang, sa paglika. God who created the heavens and the earth, Father, Jehovah. He is also the Lord God, our Savior, Son of God, Jesus Christ. And He is also the Holy Spirit that is with us today. Siya rin ang Espiritu Santo, di ba? Ngayon ang Diyos ay kapiling, kasama pa rin natin, pero hindi na natin siya makikita. Palibasa, siya ngayon ay Espiritu Santo, di ba? I mean Holy Ghost. Si Jesus Christ. Yung kasing salitang Espiritu, general term yun, pero si Jesus Christ na buhay muli mula sa mga patay, ay ibig sabihin, ghost siya, multo. Siya lang ang nag-isang tunay na multo, pero nakakatakot naman yun para sa mga bata. Pero pag unawain natin mabuti, Jesus Christ was risen from the dead, bumangon siya sa mga patay, so siya yung may karapatan na tawagin banal na multo. No? Yan ay mababasa natin sa Genesis 1:1, Luke 2:11, Matthew 18:20, Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Okay. Tatapusin muna natin itong maliit na series nito para makalipat tayo doon sa pangatlo. No? Samantala, ngayon ay nais kong magpasalamat sa iyo. Thank you for watching this video and see you in the next video. God bless you. Hallelujah.